maasahan. No. Pero sana maasahan ko kayo. Di ba? Hmm. Oh. Ang gawin natin, let's get it. Oh, yeah, let's get it. No, di ba? Ano ang ibig sabihin? Kunin na natin sila. Oh, di ba? Oh. Grabe ang ano, may mga consistent din talaga. Maraming consistent, kaso yung iba hindi consistent. Di ba? Hmm. Kailangan kasi consistent tayo. Oh. Di ba? Iyan po ang ano. Iyan po dapat ating pong dapat na samantalahin. Kasi pag hindi po natin sinamantala, walang mangyari sa buhay natin. Oh. Di ba? Hmm. No. Ganyan po. So sana po ay tandaan na natin, natatandaan na natin ang dapat nating gawin. Umpisa na po natin ngayon pa lang. Umpisa na po natin ngayon pa lang. Huwag na nating antayin pa. Huwag na nating antayin pa kung kailan. Hayaan natin yung iba. Later on naman, kung hihingi sila sa atin ng tulong, siyempre mauna yung mga nagpakahirap. Diba? Yung mga hindi nagpakahirap, bahala na sila. Oh. Hmm. Oh. Odette, PH Cash Donation Straw, Tanging Yaman Foundation, 3,385,866.21. Oh, yan na po ang ano. Oh, Tanging Yaman. Oh, mga kakamping po ito. So, tumulong na po kayo dyan. Oh, mayroon po dyan Metro Bank. Diba? Oh. Love and Care. Hmm. Diba? So, yan po ang ano. Yan po ang sa ngayong panahon na ito, dapat po talaga ay nagtutulungan. Diba? Kasi mahirap po kung hindi nagtutulungan. Hmm. No, di ba? So, yan po ang ano. Oo. Kasi, oh, yan po ang ating Christmas and New Year's resolution. Na talagang mas marami tayong matutulungan. Lalong-lalo na sa kalusugan, livelihood, serbisyong totoo na galing sa puso. Di ba? Hmm. Yan. Yan po ang ating gagawin. Ngayon, kung sasamahan po ninyo ako, salamaton. Hmm. Kailangan positive daw. Positive. Huwag na mag-negative. Di ba? Huwag mag-negative. Hmm. Oh, kasi mahirap po yung negative. Walang makukuha tayo dyan. Diba? Miss J, pakiano nga yung ventilarone. At alam mo naman si Doc Joy Betito, ang pawis parang para tayong ang likod ko, ano naman uli. So yan po yan, aking mga minamahal. And of course, yung ating pong promo is still ongoing. Deadline tomorrow yung ating promo unless mayroon pa tayong produkto at unless extended. So, whatever is your discount card plus 10% sa Amazing Trio, Mega 1, Amazing 4. Okay. Masaya na tayo. Early buko, maganda sa urinary tract, sa kidney. Hmm. Mas maganda di hamak yan sa mga drinks dyan na available sa merkado.
Di ba? Okay. So, ito na ang pagkakataon natin na tayo talaga. O, makikita mo naman talaga kung sino nagtatrabaho, sino nagki-care. Diba? Na oras ng ano, problema, andiyan ka agad, nakaagapay. Diba? Okay, available na nga pala yung office for rent. Office for rent at pwede rin po sa dalawang person. May mga trabaho po dito sa malapit sa harap lang po kami ng Bangko Sentral, ng Food Panda. Ang baba namin is Angel's Cake, Mabel Fashion, and Orient Asia. Nasa, puntahan po ninyo kami sa second floor para ipakita ninyo namin sa inyo napakagandang new refurbished mga rooms na available. Napaganda for office at mga dalawang individual sa nag-o-opisina, pwede po yan. Okay. So pwede po ninyong kontakin si Doc Joy 0918-573-8933 0998-975-8121 0998-975-8121. Yan. Okay, okay po. Okay na yan, okay na yan. Magandang balita para sa inyo. Di ba? Magandang balita para sa inyo. Kaya tayo na. Di ba? Magmahalan tayo. At gawin po natin ang tama. Di ba? Ang tama is always right. Di ba? Tama po ba yun? Ang tama is always right. Alam nga naman, Dr. Erong, yan. Ikaw talaga nagpapatawa ka. Di ba? Pag right, tama yan. Di ba? At ano po yan? Talagang magkakaroon ka na magandang ano, magandang magandang pupuntahan. Di ba? Oh, di ba? Kaya nga po ay iyan na po ang sinasabi ko sa inyo. Oh. Na ito na ang pagkakataon natin para magsama-sama tungo sa tugatog ng tagumpay. Ako, mayroon ang gagawin ako kaagad. Hopefully bukas magkita kami at mag-usap para yung bibigay kong assignment. Kasi dapat ganun eh, hindi po tayo ano lang. Hindi lang po tayo yung isip-isip, puro isip, walang action, eh wala po yan. Hindi po pwede ang isip-isip without concrete action. Consistency dapat. O, di ba? Yan po ang dapat nating gagawin para tayo ay umasenso sa buhay. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, ay wala. Ito na ang pagkakataon natin na talagang ano, magkaroon na ng tunay. Tunay na pagmamahal. Okay ba yun? Amazing Ninya Rilim Moral. Di ba? Wanted ka ni ano? Wanted ka ni Miss G. Punta ka na raw ngayon. Punta ka na raw ngayon, sabi ni Miss G, dahil sa ay ano, para maka-avail ka na ng ating
Promo. Promo kasi natin ngayon, di ba? Lionel Zamora Obligacion. Yan, yan. Tag 100 names. So, congratulations. Di ba? Wow, di ba? Oh. Di ba? Ganun yun. Hindi yung ano lang. Hindi lang yung sinasabi, oh, magtatag ako yung tinaglimalan. Eh, wala yan. Dapat 100 names. Oh. Wow. Amazing G. Bayaban. Tag 100 names. Eh, 99. Kulang ng isa. Oh. Kulang ng isa. Ruby Gyanan. Amazing Ruby. Tag 29. Eh, nagkulang. Eh, baka kanina nagtag na ng marami. Oh, di ba? Oh. Amazing Diamond Arlene tag 28. Oh, nabawasan. Ano kaya nangyari kay ano? Kay Amazing ano? Sino kaya pinakamarami? 'Di ba? Oh. Yes. Let's get it. MHC Unilevel tag 99 dito po sa ating pamaskong handog kay Nanay Asuncion. Oh, nakita mo na ninyo 'yan. 'Di ba? Napakaganda. Yes, yes na yes po 'yan. So lahat po mag-aabel ng ating promo, you can still come. Hanggang 11:45 po tayo or hanggang 12 pag kayo po yung nag-text sa atin. 'Di ba? Oh. Oh. Ikaw lang ay sapat na. Grabe. Ayos 'yan. Di ba? Mga magagandang wording sa kanilang ano. Padala po ng magnetic analyzer mamaya, may pupunta dito taga Hobilyar. Thank you. 'Yan. Oo, pig-ayos na po ni Miss G. Oh, mayroon pong magnetic analyzer diyan po sa mamaya pong 12 o'clock, past 12 sa 1 o'clock kasi kakain pa yan eh. Diyan po sa mag-text na lang po kayo kay Miss Mega Diamond Arlene sa 0946-051-9050. 0946-051-9050. Yan po ang kanyang numero. Diyan po sa ang kanyang outlet sa Purokwan, Kimantong, Daragalbay, sa inside UB Express compound going to Pilar, Sorsogon. Near din po siya, malapit din sa Shell Gasoline Station. Available din po ang sa kanya ang Mega 1, Amazing 3, Amazing 4, Healthy Drinks. Lahat po ay kung ano po ang ating pong promo dito sa booking office, may promo rin po sa kanya. Kaya po ay samantalahin na po natin yan. Samantalahin na po natin dahil nga po siya ay ito. Nako. Happy blessed Sunday everyone. Shared and tagged 100 names. Yan ko. Wow. Oh. Amazing Mega Diamond Arlene. Dubli-dubli ng tag. Meron kanina at ngayon meron na naman. Oh, di ba? Di ba? Di ba? Oh, isin daw kay Miss Image Unilevel yung mga tinag ninyo. Oh, yung ano, pwedeng screenshot? Screenshot then send sa Image Unilevel yung mga tinag ninyo, paramihan ng tag. 'Di ba? Paramihan ng tag. Paramihan ng tag sa programa natin ngayon plus yung mga pamaskong handog natin. Screenshot ninyo
Ipadala po natin kay Image Unilevel, di ba? Ang photo po, ipadala po ninyo kay Image Unilevel. Huwag po sa akin kasi hindi naman po ako ang judge. Di ba? Padamihan po. So, pinakamaraming top 3. Yan. Kung ang tinag mo, tatlo ng tiga 100 o 300 na tag mo. Di ba? Oh, bago po matapos ang ating programa, Miss G will announce will give me the 3 winners of 100 pesos load and I'll announce it to you. Di ba? So marami pa kayong magagawa. Sayang din ang 100, di ba? Diba? Padamihan po yan. Padamihan. Padamihan. Yan. Diba? Diba? Sige, sige, sige. Lionel. Oh, si Lionel. Ano na? Lionel, screenshot. Pakidala mo. Send it to Image Unilevel. Diba? Display badge. Oh, diba? Okay. So, yan po magandang balita natin. Aha. Kasi kailangan na po natin talaga magtulungan. Ang tulong ng bawat isa ay welcome. Oh, hindi lang dito. Pati po yung may mga karamdaman na pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo, kabarangay mo, inform mo na about sa ating mga amazing para kumita kayo. Di ba? Oh, hindi lang load-load yan. Doon may kita tayong mas maganda. Di ba? Di ba? Kasi alam naman natin, napakagaling ng ating proven and tested. Ang ating pong amazing trio, ang ating mega one, amazing for proven and tested na po yan eh. Oh, di ba? Kung proven and tested na po natin yan, no, bakit pa natin, di ba? Bakit pa natin yan Robin and tested, dapat huwag na nating magpatumpik-tumpik pa. Diba? Grabe. Napanood ko itong mga crocodile, nakakatakot. Yung taga bigay ng pagkain sa mga crocodile, hinahawakan pa yung crocodile. Biruin mo yan. Grabe. Ganong katapang. Grabe ang pigpapakain ay manok. Daig pa sa tao. Yung tao ang pinapakain lang. Minsan tuyo lang. Kung minsan wala pa. Diba? Grabe itong mga crocodile farm, oh. Diyos, Panginoon. Takot ko lang yun. Hinahawakan pa yung crocodile, ah. Diyos, Maria Jose, Panginoon. Ayaw ko na ng ganyan. Tama na sa akin yung amazing trio, mega one, amazing four. Diba? Okay, so yan na po.
Yes, Doc, tama. Oh, ito talaga. Ito ang loyal sa akin. Ha? Ang alin? Three winners. No, pero titingnan natin. Ibigayin mo ako ng ano. Kung ilan ang mga natag nila lahat. Ilan libo? May abot kayo ng 1,000? 1,000? Paano 1,000, Doc Joey? Halimbawa, yung programa natin ngayon, 100. Yung apat natin na nabigyan na ng apat pa o lima apat. Tiga 100. Di 500 na. Pagkatapos, yung mga programa natin magaganda. Di ba? Yung mga bago natin na upload sa YouTube. Lima, dagdagan ng 5. Di bali 1,000. Pag 1,000, ano na ang gagawin mo, Doc Joey Bitito? Surprise! Hindi ko na sabihin, hindi ko na sabihin. Surprise! Di ba? Surprise! Di ba? Mas magandang surprise eh. Kasi dito nakikita yung talaga merong passion, may commitment, consistency. Para po pag-inom ng ating amazing po, dapat consistent ka. May passion ka na uminom para ikaw ay magkaroon ng magandang kalusugan. Kasi good health is much better than wealth. Pero kasabihan lang yan. Marami kasi sa kanila ay mas importante ang pera. No, di ba? No, umiinom na ako ng gamot eh. Ano ba nangyari sa gamot mong iniinom? Dapat ganon. Oh, ilang taong ka na umiinom ng gamot? Bakit andyan pa rin yan? Di ba? Ah, ibig sabihin, ano ang nangyari? May kulang. Yung kulang po, doon natin po punuan. Yan, di ba? Wow. No, ganun po ang ibig kong nating sabihin. Oh. Sana naunawaan po natin. Oh, ganun po yan. Hindi po sa tayo ay nagbibinta-binta lang, hindi po. We are here as an health educator sa natural medicine to make things happen. We can touch the lives of so many people. Di ba? Oh, di ba? We can touch the lives of so many people. Di ba? Ganun po yan. Sana ay tayo ay marunong kumilates sa dapat kilatisin. Yan. Di ba? Di ba? Okay. So, yan po ang kailangan natin. Oho. Good morning from Teresa Jacobo. Oh, tagasan kito si Madam Teresa Jacobo. Amazing Teresa. Magandang umaga po sa lahat. Maligayang Pasko po from Amazing El Nalin, Luna Mimay. Maligayang Pasko rin po sa inyo at manigong bagong taon. Hi po, Doc. Maray na aga po. Maray na aga din po sa iyo. Amazing April Bilinso Vergara. Sabihin po ninyo kung mga taga-saan kayo. Oh, Amazing Peter de la Torre. Good morning po. Magandang umaga din po sa inyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Di ba? Mga mahal sa buhay. Yan po ang magandang balita. Okay. So, God bless po by Amazing Emily Melgar. Good morning po, Doc. Magandang umaga sa iyo. Amazing Roslyn Zamora Obligacion. Okay, God bless. Same. Okay. So, yan po ay kayo po na ang andito po kami para kayo ay matulungan
Kung ano man po ang problema ninyo sa kalusugan, sa inyong mga karamdaman, meron po yan na solusyon. Ang kailangan lang po natin, pagtuunan natin ang solusyon. Oh. Diba? Diba? So, maya-maya po ng kaunti, ito pong itatakil ko na ang mga sakit na usually dapat nating bantayan ngayong celebration ng holiday season. Diba? Ngayong Christmas season natin, iyan po natin ay kailangan po natin ito ang ating tututukan. Diba? Tutukan po natin ito dahil sa ang nangyari po ay marami po nagkakasakit pagdating po ng Christmas season. Dahil nga po sa iba't ibang kinakain natin, usually mga meat, fatty, salty, and sweets. Ako kahapon doon sa reunion namin, pinili ko yung aking kakainin na prutas. Hindi po ako kumuha doon sa grapes, kasi grapes, sugar. Doon sa pakwan, hindi ako kumuha. Ano pa yung ano, wala naman atang mingo. Ang kinuha ko lang, apple, pineapple, ano pa yon, oranges. Diba? So kahit po natural na prutas, kung ayaw mo nyo magkaroon ng, halimbawa ang sugar ninyo nag-abnormal, kailangan pa even fruits ay very selective tayo. Okay. Hindi po yung kuha ka lang ng kuha ng kuha, kain ka lang ng kain. Ako kahapon, hindi ako kumain noong meat, yung baboy. Hindi ako kumain ng yung chicken. Di ba? Kasi ganun po yan. Diba? Ganun po yan. Kailangan talaga. So, ganun dapat ang ating gagawin sapagkat ay mas maganda po yung may ginagawa tayong maganda para sa ating buhay. So, dapat unahin natin ang buhay natin magandang kalusugan. Di ba? Diba Miss Angel Diet? Yan. Nasaan si Miss Angel Diet? Diba? Where are you now, Miss Angel Diet? Diba? Where are you now, Miss Angel Diet? Diba? Okay. Ito si Amazing Matugina Bicay Rose and Robledo from Leyte. Biruin po na yan. Layo ng ating ano? Ang ating top fan. Di ba? Yan ang mga malalayo. Yan ang magpapadami sa atin sa Visayas, Mindanao. Di ba? Okay. Kasi malayo nga siya. Talagang ano? Talagang masipag. Okay. Oh, si ano? Grabe si ano? Si Jeep Bayaban. Oh, Jeep Bayaban. 100. 100. 100. Di ba? Nakadalawang 100 ba si Miss G Bayaban o da tatlo na? Okay. Di ba?
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Oo. Kailangan ano ay ano tayo diyan. Talagang marunong tayo. Hmm. Oh, nagtag din si Amazing Diamond Arlene. 100 din, naka 200 na tayo ito at yung kanina pa. So may git ng 200. No. Oh. Matugina. Hmm. Hmm. Si Lionel, ilan na si Lionel? Si Amazing Matugina hindi ata marunong magtag. Yan. Magpaturo ka diyan sa inyo kung paano magtag ng 100. Ako hindi rin ako marunong dati. Pero ngayon natutunan ko na. Di ba? Nagpaturo ako kay Miss G. Ano lang naman yan eh. Lahat ng ano sa mundong ibabaw, kung hindi ka marunong, magtanong ka. Pero kung hindi ka nagtatanong, ay yan ang mahirap. Hindi ka matututo kasi hindi ka nagtatanong. Hmm, di ba? Talk to the expert. Yan ang dapat. Di ba? Hmm. Di ba? Hmm. Di ba? Hmm. Very simple lang naman po yan eh. Ay. Yan ito, mayroon po itong ano ito, mayroon po itong food for thought. Yan po ay ito po yung ano maganda po itong pag-isipan natin. Quotation po ito, manatiling humble kahit anong position na ang mayroon ka. Tandaan ang hagdan ay hindi lang akyatan, ito din ay bababaan. Tama po 'yan. Eh, di ba? Hmm. Oh, kasi yung iba nagkapera lang ng milyones, hindi mo na makausap. Iba na nag-iba na. Yung iba naman sumikat lang ay hindi na ano, iba na, nag-iba na. Pero umakyat lang siya. Eh, paano kung pababa na siya? Di ba? Oo. Di ba? Kaya ako, parating ano ako? Ang buhay ko, parang roller coaster. Anong roller coaster? Aakyat, bababa. Aakyat, bababa. Oo, kasi dapat alam ko paano umakyat at alam ko rin paano bumaba. Di ba? Okay, nakukuha po ba ninyo? Nakukuha po ba ninyo? Oh, ayan ang ano, ayan ang buhay ko eh. Oh, hindi ako nagyayabang na ako parati lang nasa taas, hindi. Oh, okay lang nasa gitna ako. Pero mas maganda rin nasa taas tayo, okay? So pataasin na natin. Ano Miss G Bayaban, kaya mo bang mag-lead? Ito kasi G Bayaban eh, magaling talaga dapat ito eh. Ang problema nito, hindi consistent eh. Walang kulang ang loyalty. Di ba? Pero sa galing, magaling talaga ito. Mm. Alam mo ba kung kayo ay ginagawa natin yung pinapakiusap ko sa inyo? Nako, sarap na sana ang Pasko natin ngayon. Mm. Di ba? Okay. Okay, so ano na po tayo? 4 minutes at tayo po ay mag-umpisa na sa talakayan. Anong mga sakit ang dapat bantayan ngayong selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon? Yan. Huwag po kayong bibitaw kasi napakaganda po ito na ating pong topic for today. Dahil ito po ay can make or break you as a person. Oh. Para po ito, maganda po din ito. Ako po sinasabi kung ano maganda.
taking a break from tradition, presidential aspirant Senator Manny Pacquiao has canceled his birthday celebration. Nangyari na rin sa akin yan. So the funds could be used to send aid to victims of Typhoon Odette. O, di ba? Yan, magagaling. Dalawa pa lang po yan na talagang sumugod ka agad, si VP Lenny Robredo at si Senator Manny Pacquiao. O, mamili na kayo dyan. O, di ba? Di ba? Di ba? So, yan po ang ano. Okay. Nakikunik lang po ako ng dito sa kapatid ko. Eh, yan sinasabi, you are ano, innovative. Oh, di ba? Innovative ka. Sabi ni G. Bayaban. Oh, di ba? Dapat walang politika sa panunang kalamidad. Kung ano po ang itulong mo na, ganun yan talaga dapat. Pero, pag ikaw tumulong, sinabihan ka na mumulitika, eh, bahala sila sa buhay nila. Basta ikaw tumulong, di ba? Kaysa iyong hindi tumulong na kandidato. Ibig sabihin, wala talaga. Doon ako sa tumulong kahit pa sinabi nila na mumuliti ka. Di ba? Kasi tumulong eh. Tulong is still tulong. Oh, kaysa wala. What we need now is yung maraming tumulong dahil nga sa nangyaring problema dyan sa Visayas. Di ba? Okay, so 1 minute to go and we'll now discuss yung po mga sakit na dapat bantayan ngayong Pasko at bagong taon. Diba? Ayan ang sinasabi ko, kasi na-announce sa radio eh, kaya uubusin daw ni Amazing Ninya Rilly Moral yung Mega 1 dito sa opisina. Uubusin daw nito. Eh, kasi naubusan, nung naubusan, masamang-masama ang loob kasi inubusan ko raw siya. Ano magagawa natin? Diba? Kaya dapat ngayon pa lang ay mag-imba ka na. No. Di ba? Mag-imba na. Di ba? Pili. Yan, di ba? So, ganun po talaga. Di ba? Okay. So, ito na po. We will now start. No, makinig ng mabuti kasi ang nakikinig po ay mayroon pong napapala. Yung hindi po nakikinig, nakikipag-chismisan, ay aabutin po kayo sa kangkungan. Sa pagsabit po ng Pasko at bagong taon, sunod-sunod po ang handaan at hindi maiwasan na hindi pumunta sa Christmas party at kainan. Likas na po sa atin yung mga Pinoy na ganun po ang ginagawa at nagsalo-salo sa during Christmas.
Ngunit kasabay sa kasiyang ito, maging maingat, maagap at responsible pa rin tayo sa sariling kalusugan. Hinay-hinay lamang sa pagkain, lalong-lalo na sa mga pagkaing karne, matataba, maalat, matatamis. Kasi dito po natin makikita na at baka magkaroon tayo ng iba't ibang mga karamdaman. Isa na po dyan ang impatso. Yan, impatso na sobrahan. Hinay-hinay sa pagkain baka maimpatso ka. Ang impatso hindi natutunawan ay ang sakit na naranasan kapag walang humpay na sunod-sunod na pagkain na kinakain. At dahil dito, maaari makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagbibigat ng pakiramdam at pagsusuka. Dapat tandaan, ang tiyan ay napapagod din sa pagtunaw ng pagkain kung kaya't kailangan din ito ang pahinga. Dapat nga naman, magpahinga ka rin naman, huwag iyong kain ang kain. Kaya sabi ko, ang culprit natin, ang ating bibig, masyadong, ano, hindi ko sinasabing masyadong masiba. Basahin ang mga kalaman tungkol sakit na impatso o hindi natunawan. Paano ito maiwasan? Dandan lamang ang pagkain at bigyan ang tiyan ng pahinga. Lagyan ng agwat na 3 oras ang bawat kainan. Nguyain din ng mabuti ang kinakain at kung busog na, huwag nang pilitin ang kumain. Busog ka na eh. Bakit ka pakain pa ng kain? Para bang last day mo na? Yung iba kasi para bang last day na nila. Kumain talaga, isang bandiyado. Pagkatapos babalik pa, another bandiyado. Ay, last day mo na yan. Maring atakihin ka sa puso. Heartburn. Tulad ng impatso, ang heartburn ay maaring maranasan kung walang humpay at walang pahinga ang tiyan sa pagkain. Dito'y nakakaranas ng hapdi na tila umiinit ang loob na bahagi ng dibdib dahil sa pag-akyat ng laman ng tiyan, stomach, patungong esophagus, marahil dahil sa sobrang kabusugan. Ang mga asid na nagmumula sa tiyan ay ang nagsasanhi ng mainit na pakiramdam sa dibdib. Basahin ang mga pagkain na dapat iwasan kung mayroong hyperacidity. Mga pagkain na dapat limitahan kapag mayroong kayong hyperacidity. Paano ito maiwasan? Dandan lamang pagkain at bigyan ang tiyan ng pahinga. Okay, lagyan din po ito ng 3 oras. Bawat kainan. Ngunit, nguyain din namang mabuti ang mga pagkain. At ang heartburn, kung sinabayan ng alak ang pagkain, kahit makakabuti, na iwasan din ang alak. Alta presyon. O yan, medyo pabigat na ng pabigat. Nag-umpisa tayo sa impatso, naging heartburn. Ngayon, alta presyon na. Sa mga individual na may kasaysayan ng alta presyon o high blood sa pamilya o sariling kalusugan, dapat ay piliin na ang mga pagkain na kakainin sa mga handaan. Iwasan mo na ang litson. Kung hindi, katiting lang. Kumain ka ng balat. Di ba? Katiting na katiting. Ang taong inaatake ng alta presyon ay maaaring makaranas ng dekomportabling pakiramdam, panikip ng batok at pagkahilo. Yung mga palatandaan yan, kaya huwag na kayong dagdagan pa ang problema mo. Uminom na lang kayo ng presbuko. Ha? I have no 200. Doon sa ano natin, wala. Di ba? Oh,
Okay, alamin kung ano mga pagkain ang dapat iwasan ng taong dumaranas ng alta presyon. No? Ang mga pagkain na bawal. Too much meat. Diba? Kung mag-meat kayo konting-konti umaga tanghali. Konti lang. Sa gabi, iwasan na. Mamantika. Ah, mamantika. Sobrang alat. Yan. Yan po mga iiwasan natin. Okay, maliwanag. May alta presyon ka eh. Uminom na maraming tubig, mas maganda press buko, di ba? Kaya si Doc Joey, aabot ng 125-130 with the grace of God, ito, ang buko kong binideliver sa akin, linggo-linggo, last Sundays, worth 300, ngayon 200. Kaya ako, hindi nagsisigarilyo. Hindi umiinom, halos. Hindi nagsusugal, wala pong pera dyan. Pero may pera ako sa buko. Konting pera. Okay, nakuha ba ninyo? Ang sa akin ay pang health. Good health. Sa good health, wala po akong ano dyan. Hindi ko tinitipid. Pero sa mga bagay-bagay na walang, hindi makakatulong para akong magkaroon ng magandang kalusugan, wala po ako dyan na pera. Okay, nakukuha ninyo? Ito, tinuturuan ko na po kayo. Diba? Ang beauty naman ni Madam. Oo. Beauting beauty. Oo. Iba talaga pag Pasko na, no? Ang suot mo parehas bago? Dalo ko sa ito sa Hercules. Eh, siyempre. Diba? Dapat. Dapat lang. Pagpatala ka na dyan. Oo. Yan. Oo. Oh. Paano maiwasan ang pagkaroon ng alta presyon? Konektado sa pagkain ng matataba, mamantika at maalat na pagkain. O sinabi ko na, kung kaya makakabuti na ang mga ito ay iwasan. Iwasan na ang lechon, kaldereta, kare-kare at iba pang mga matatabang pagkain. Lalo na yung bulalo. Di ba? Bulalo. Iwasin din ang alat. Yakin din ang regular na pag-ehersisyo. Yung regular na pag-ehersisyo, yan po, kulang. Pero ako naman, naglalakad-lakad. Di ba? Naglalakad-lakad naman ako doon sa Dorotea. Sa kwarto lang at saka doon sa opisina ko. Atake sa puso. Ang asakit na atake sa puso ay minsan konektado sa alta presyon. Ay talaga, konektado talaga yan. Kung kaya't nakakabala ng nakabala na baka humantong sa atake sa puso ang kawalan ng kontrol sa pagkain. Laging tandaan ang atake sa puso ay nakakamatay. Nakakamatay talaga yan. Daming, the number one killer in the world is cardiovascular disease or diseases. Ibig sabihin, konektado sa puso. Okay. Yan po number one killer sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Kaya nga po, kasi ang may problema, ang bibig natin, gusto puro masasarap. Di ba? No, ayaw, yung kinakain ko po, pag kayo siguro, baka hindi ninyo kainin. And, iningi ko kay Lord, 125. Dati 120, eh, meron ng 124 na eh. O 125. O baka damos, 130. Kaya, ginugutom ko ang buhay ko. Ganon yun. May gagawin ka. May gusto ko mong gawin sa buhay mo, mayroon kang equally na gagawin dapat. Hindi lang puro plano. Hindi kailangan mayroon kang action plan. The plan itself is nothing kung wala kang action plan. And the action plan must be ano? Consistent. Consistent ka dapat. Passionate. Di ba? Hindi po ngayon, consistent ako, bukas hindi na naman. Yan, yung tandaan po ninyo, ganun din po sa atin. Kung gusto po natin na magsama-sama na tayo po ay maging very successful, we must be consistent. Hindi lang po itong araw na to. Araw-araw, consistent tayo. Dok, wala akong load. Gawan mo ng paraan. Ganun yun. Gagawa ka ng paraan. Gagawa ka ng paraan. Kasi gusto mong umasenso tayo. Gusto mong
ang grupo natin ay maging very successful, gagawa ka ng paraan. Kasi halimbawa, wala kang bigas na isasaing. Ay, wala kaming bigas ngayon, hindi ka ba gagawa ng paraan? Gagawa ka ng paraan. Ang pinag-usapan po natin, success and future ng libu-libong tao. Diba? Yan ang tanda ninyo. Kaya, wag po ninyo sa akin, Dok, wala akong load. Dok, wala akong mabantay sa aki ko. Dok, puro lang reklamo. Ako ba nagre-reklamo sa inyo? Marami din po akong kailangan sabihin sana sa inyo, pero gagawa tayo ng paraan. Diba? Hmm. Marami akong activities, marami akong nakaatang sa aking ano, obligasyon. O, gagawa ka ng paraan. Ganun talaga eh. O, lahat ng tao may problema, nasa atin lang how we manage the problem, how we handle the problem. Ganun po yan. Hindi, daing ka na lang ng daing, ng daing, ng daing, daing. Mamaya, naging daing na. Okay, maliwanag. Okay, atake sa puso. Yan ha, napakahirap yan. Mabuting umiwas ang pagkain, pinagbabawal. Kung nasa kasaysayan ang pamilya mo sa atake sa puso, kung hereditary po yan, nanay, tatay mo, lolo at lula mo, inatake sa puso, most likely, most probable, may probability kayo pwedeng atakihin din sa puso. Ang mamantika at matabang pagkain ay madalas nating nakikita sa mga handaan. Ang kadalasang nagmimitsa ng atake sa puso. Kaya, sabi ko sa inyo, ito po ay payong kapatid. Punta kayo sa handaan, uminom na kayo ng isang Megawan, isang Miracle C para double action. Tanghalian, uminom ko ulit, isang Megawan, isang Miracle C. Sa gabi, bago ka matulog, isang Megawan, isang ano, Miracle C plus tubig, bawat ihi tubig. Okay, naliwanag. Mayroon kang proteksyon. Madidetoxify ka. Lalakas ang iyong immune system natin. Kaya we are protected. Yan, nakukuha ninyo. Kain ka ng kain, masyado kang sobra-sabrang kumain. Hindi ko sinabing masiba kasi pangit pong pakinggan. Di ba? Eh wala ka namang proteksyon. Eh natake ka sa puso. Dadaling ka sa ospital, may pera ka ba? O kung may pera ka naman, pasaning ka ng pamilya mo. Paskong Pasko, nasa ospital kayo, malungkot kayo. O hindi ninyo ang bills, mayroon kang 500,000, umabot ng 501,000, o may restante ka pa ang bill mo, di ba? Very simple yan eh. Lalo na ngayon, may promo tayo. Diabetes. Ang mga taong may diabetes ay dapat ay maingat din sa pagkain, sa kakainin ngayon pong Pasko. Ito po ang sakit na tumutukoy na kawala ng abilidad ng katawan na magbigay ng wastong asukal sa iba't ibang bahagi ng katawan upang magamit bilang enerhiya. Dahil sa kondisyon na ito, naipon ang asukal sa dugo. Hindi makabuti na magdagdag pa ng asukal sa katawan, kung kaya't dapat ay hinahinay na rin ang pagkain ng may mataas na sugar content. Tingnan po ninyo ako, presbo ko. Ang sugar content po niya, napakaliit lang, napakaliit. Kumakain po ako ng rice, Slimmer's rice, konting-konti pa, Slimmer's rice na nga, konting-konti pa. Kaya nakita po ninyong aking katawan. Oo. Ang aking katawan parang ano? Parang pang 27 years old lang, 'di ba? Oh, kasi may disiplina. Dinisiplina ko ang buhay ko. Gusto ko ba kumain ng masarap? Yes. Gusto ba ko uminom ng mga masasarap? Yes. Pero ano ang
mangyayari sa buhay ko. Di ba? Nakuha po ba ninyo yon? Oh. Eh, paano pala, Doc Joy, ang buhay mo? Wala ka ng ano? Wala ka naman lamang parang excitement. Meron naman. Paminsan-minsan, konting-konte. Di ba? Hmm. Kasi iniiwasan ko, magkasakit ako. Kasi ang daming tao naniniwala sa akin. Ang daming tao na nangangailangan sa atin. Oh, di ba? Kaya nga po, iniiwasan ko. I watch my intake as much as possible. Oh. Okay, naintindihan po ninyo. Hmm. Oh, kaya po, dito po sa diabetes, hindi po kayo mamamatay sa diabetes, mamamatay kayo sa complication. Complication sa mata, pwede kayo mabulag. Complication sa limb, pwede kayo maputulan ng paa. May stroke, atakin sa puso, pwedeng may stroke o mamatay. 8 feet below the ground, puro problema. Kidney, maaaring kidney failure. Ang dami pong problema sa diabetes. Oh, yung si Arlene Aldabe, yung may anak na 13 years old, 585 ang sugar ng anak niya, dalawang beses na hospitalized. So, kachat ko na naman. Umiinom ata ang anak niya mga 2 months na o more than 2 months ang ating produkto. Oh, hirap daw siya. Naglalabada lang siya. Dahil sa pandemic, yung hiniasahan niya magtumutulong sa kanya mga kapatid niya ay hirap din. Kaya nga, sinasabi ko mag-abil ng promo, Doc, wala pa ako ngayon na pera. Pero sabi niya, Doc, ang galing talaga ng Amazing Four. Ngayon po, Migawan ang pinapainom ko. Kasi medyo mura-mura kaysa Amazing Four. Alam po ba ninyo, from 585 ngayon po, nasa 200 something na lang. At dati, maraming bis ang insulin. At dati po, namumutla. Ito pong labi ng kanyang anak, maputla, puti. Ngayon po, mamula-mula na. Kaya sabi niya, Doc, believe talaga ako sa produkto niyo. Samantalang meron na rin daw silang ininom na supplement sa para sa anak niya. Ang tagal niyang uminom, walang nangyari. Kaya sabi, Doc, sana makahanap ako ng pera para makabil ako ng discount kasi hirap talaga siya sa pera. Taga ano po ito? Taga Katanduanes. Hmm, diba? Ito, baka nakikinig si Governor Kuwa. Napakabait naman natin ito. Nakaibigan din natin. Governor, baka naman yung si Arlene Aldabi, yung anak na 13 years old, matulungan mo dyan. Kasi ano ito si Governor eh. Oh. Diba? Kasi ganun talaga eh. Oh, gustong-gustong bumili ng ating mga produkto kasi yung anak niya on the way to recovery. Kasi po hirap, 585. Grabe, napakataas niyan. Ang normal 100. 'Di ba? 100, 105. Sobrang taas. Arlene Aldabi po yan. Tanungin po ninyo sila. Okay, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya kung kayo po yung mga diabetic, pumunta na kayo sa akin kaagad. O, oh, diba? Huwag po ninyong antayin na puputulan ng paa. O, doon din kayo, Miss Arlene. Kahapon ba yon? Ano ngayon? I think nung Wednesday o Friday? Friday. Hi, hello, madam. See you Wednesday, ha? Yes. Okay. Bye-bye. Take care. Regards kay darling mo. Okay, so ito po. Iyong pumunta sa kanya na si madam, bumibili-bili, nag-aabil ng products, binibigay niya doon sa kanyang kaopisina. Yung kaopisina niya po, ang boss nila is ano, ay ubigay ni. Nakainom na rin daw ng produktong food supplement na 70,000, walang nangyari. Nung sinubukan po yung product natin, nag-umpisa ata sa Amazing Four,
for 15 days, maganda ka agad. Tatlo kasi ang sugat ng malalaki at saka itim na. Ngayon po, hindi kaya nang uminom ng Amazing Four kasi apat na klase. Uminom na lang dalawa, ay umigawa na lang. Alam po ninyo, sa tatlong sugat, dalawa na naghilom, isa na lang. At hindi pa nasusunod nga yung ating dosage kasi nga mahirap. Ang sweldo ata, minimum lang, matanda na. Pero bilib na bilib po si Madam. Kaya sabi ko, may mga picture sa pumpigsen kay Ma Amazing Mega Diamond Arlene. Minsan po, pag programa dito ni Amazing Mega Diamond Arlene, sabihin ko sa kanya, basahin sino ito at saka ipakita yung mga pictures. Maniwala kayo. Grabe, proven po sa mga diabetes ang ating ano. Huwag naman po yung puputulan ng paa. Diba? Wala naman po yung infected na mismo yung buto. Yung mahirapan tayo pag infected ng buto. Pero po, 99.99 sa akin pong paniniwal 98% or more ang galing ng mga products natin. Lalo Amazing 4, Mega 1 sa diabetes. Totoo po yan. Ganon din sa may mga hypertension, high blood, may problema sa puso. Diba? Okay. Doon naman sa may mga mataas ng creatine, huwag naman masyadong mataas, nakakatulong din po ang Mega 1. Yung mga nagda-dialysis, makakatulong po ang Mega 1. Lahat po halos, virus, nakakatulong po ang Mega 1, ang Amazing 4. Okay. Saan po hindi nakakatulong kami? Eh, hindi ka uminom. Wala tayong magagawa. Sinasabi natin dyan, ano? I'm sorry, my love. Hindi ka uminom. Kaya po ay ano. Kaya, alamin po natin mga pagkain na mababa ang glycemic index. O, sa rice po, ang mababa ang glycemic index po, ang yung Slimmer's Rice. O, sakit sa atay, hindi rin maiwasan ng mga inuman kasabay ang pagkatapos ng handaan. Kung kaya't nanganganib din ang atay. Yan, sa sobrang inom po yan, sobrang inom ng alak, ay maaari magdulot sa sakit sa atay. Tulad ng liver cirrhosis. Yan po, napakahirap na po yan. Ang atay na nakaranas sa cirrhosis ay makapagpapahina sa katawan at makapagdudulot ng ibang sintomas at kawalan ng ganang kumain. Paninilaw ng atay, mga pagkain ng mabuhayan, balat at lagnat. Ayan. Paano ito maiwasan? Hinahinay lang ang pag-inom. Limitahan ito kung maaari, huwag gawing araw-araw. Ako po, ang style ko dyan, pag napainom baga ako, alimbawa, ganyan ang baso mo, inom ka lang ng ganyan, 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 napakalit, lagyan mo ng tubig na ganyan, puno na. O habang sila nag-inuman, mag-sip ka lang ng pakunti-kunti. Parang wala kang inainom na alak. Di ba? Baka tapos inuman mo pa ng maraming tubig, giningil mo yan, wala na. Alos wala na ka ng ano. O di ba? Walang masisirang atay. Pero nag-enjoy ka rin, kahit pa paano. Di ba? Tama ba yung Miss J? Kaya maglagay na tayo dito ng pundador sa ating refrigerator. Ang sakit sa puso o gut ay pangunahing sani ng pagkamatay ng mga Pilipino ayon sa pinakauling tala ng kagawaran ng kalusugan, ang top 10 leading causes of mortality in the Philippines. Oh. Diseases of the heart. 70,861 or 84.8% rate. Diseases of the vascular system. Oh. Vascular system? 51,680. Noong 2009 po ito, ah. Year 2009, statistics po ito. 61.8. Malignant neoplasm, 40,524. 48.9. Accidents,
34,483, 41. Pneumonia, 32,098, 38.4. Tuberculosis, 26,770, 31%. Unclassified, yung hindi malaman, 21,278, 25.5. Yan na tingin ko dyan, yun na po yung mga... alam po ba ninyo, yung mga pathogens, mga parasites. Ang parasites kasi hindi ma-determina. Chronic lower respiratory diseases, 18,978, 75, 22.7. Diabetes mellitus, 16,552, 19.8. Conditions organic from the perinatal period, 13,180, 15.8. Ito po, Philippine Statistics Yearbook 2009. Noon pa yan. That was 12 going 13 years ago. Di ba? Yung pong diabetes mellitus, yun lang po ano. Pero yung, halimbawa, may diabetes ka, bigla ka nalang inatake sa puso, baka klinsipahin nila sa heart disease. Pero ang pinanggalingan nun, diabetes. Di ba? Hmm. Kaya po, ay, di ba? Si ano? Hindi sa'yo nag-ano? Si, yung lalaki baga? Ilan ba yon? Para nakikita ko, marami din yun. Bale, ilan? So, bale. 29 plus LS. Tapos, sa YT plus LS. O, bale, 200. So, siya ang naano. Ilagay mo dito. O, yan na po. Meron na tayong winners. Kaya po, tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy. Ilan na ba? Ilan na? Titingnan natin kasi ano po tayo ngayon? Special programming. So tuloy-tuloy po ang ating promo. Ang ating promo po natin ay hanggang tomorrow. Pwede kayong pumunta bukas. Ang promo natin sa ating Amazing 3 o Amazing 4 Mega 1. Diba? At kayo na po ang bahala. Bahalang si Amazing Matugina B kaya hindi marunong ito mag-tag. Kaya nga po ay hindi ano, sayang. Magpaturo ka diyan mag-tag sa iyong pamilya, kamag-ano, kaibigan. Kasi madali lang naman po yan pag alam na ninyo ang mag-tag, di ba? Okay, para manalo ka sa mga susunod natin na parapol. Di ba? Okay. Pero ano ito? Magaling talaga ito. Believe ako dito. Di ba? Si Marilyn Marchan, hindi naabot ng 30. Rubigiana, 68. Di ba? Rubigiana, may 68 siya, plus 75, 69. So, may get ano na. Arlene Pabilonia, 100. Lionel Samora Obligacion, 100. Arlene Pabilonia, 199. G. Bayaban, 99. Rubigyanan, plus 28. Lionel, another 99, 100 na. Yan. Jibayaba, 99. Dalawang 99. Arlene Pabilonia, 28. So, 228 na. Arlene Pabilonia, 28. So, 256. Ah, di ba?
Dok Ching Bitito, exempted. Wala ka naman Dok Ching na panalo. Jeep Bayaban, 99. Wow. Units, yan. Arlene Pabilonia, 96. O mahigit ng 300. Robig Yanan, yun, naka 100. Oh, Ebon, Jen, Rangel, Pabilonia, 95. Yan, di ba? Arlene Pabilonia, 97. O mahigit ng 400. Marilyn Marchan, 98. Ikaw. Marilyn, pag awan din na ito, kahapon pa yan. Okay. So, yan pa lang po ang mga nag-join dito sa ating pa-contest. Okay. So, Okay. So, ito na po. Bibigyan ko na kayo ng So ang nanalo po, please send your cellphone number. Robig Yanan, amazing Robig Yanan ng TV Albay, nanalo ka ng 100 pesos load. J. Bayaban, nanalo ka ng 100 pesos load. Amazing Mega Diamond Arlene, nanalo ka ng 100 pesos load. Oh, tatlo. Lionel Zamora Obligasyon, nanalo ka ng 100 pesos load. Okay. Mercy Bitago, nanalo ka ng 100 pesos load. Yan. Emily Milgar, nanalo ka ng 100 pesos load. So yan na po yung mga nanalo na in-announce natin. At sa Wednesday po, maraming mananalo. Kaya po dapat ay wag lang po. Dapat araw-araw tayong nanonood, nakikinig, nagsusuporta sa atin. Kailangan din po natin ay mayroong kahit wala po tayong papremyo, ay andyan tayo, di ba? Okay, maliwanag. Oh, sana mapili lang si Magic. Magic Malasa, better luck next time. Oh. Oh, 'di ba? Sayang si Miss Magic. Magic pa naman. Sana mapili daw siya. Pinusuan pa naman ako ng pinusuan. Oh, si Miss G Bayaban may kita daw 600 na tag niya. Oh. Kaya nanalo ka. Pero kailangan consistent. Consistent araw-araw, Miss G. Bayaban. Ang babaeng from ang babaeng sinuswerte from Baclayon, Bacacay, Albay. Yeah, di ba? Okay, maliwanag. Okay. So tuloy-tuloy po ang ating promo sa ating mga produkto ng ating pong Amazing Trio, Amazing Four at Mega One. Pwede po kayong mag drop by tomorrow from alas 9 hanggang alas 6 ng gabi. Ito po, second floor DJB building in front Bangko Central and Food Panda. Ang baba po namin is Angelus Cake. Ang masarap na cake, Mabel Fashion Unlimited, yung may napakagandang mga wedding gowns, wedding gown,
Barong, Tagalog, Coat and Tie, Bags. Yan. Yan po sa Mabel. Passion Unlimited. And of course, ang Orient Express, Orient Asia Lending for Teachers, 1% lang po dyan ang interest rate. Okay, so yan po ang magandang balita. And of course, tayo po nasa second floor. Kaya po ay tayo ay para kayo po ay mabigyan ng ating promo. Tomorrow is the deadline unless otherwise extended by yours truly. Kung mayroon pang mga produkto. At kung extended, anong produkto ang mayroong promo. Okay, maliwanag. So makaya makinig lang tayo makinig. At yung pong wala pang mga, hindi pa kayo po'y nakapag, wala kayong FB Live, paki-search please, search Doc Joey Bitito page. DOC Doc Joey, Japan, Orlando, England. And why is YouTube? Why? You. Then Bitito, Belgium, England, Thailand, Italy, Thailand, and Orlando, Bitito. Please search Doc Joey Bitito page sa itaas. Then click like. Then para po kayo notified sa ating daily FB Live. At maraming magandang impormasyon ang kayo po inyo pong matutunan at makukuha sa amin. At may mga promo din at meron tayong mga pa-contest. At of course, doon po sa ating YouTube, Doc Joey Bitito Channel. Sa mga baguhan po, please search Doc Joey Bitito Channel. Once nakita ninyo, please watch. Lalo mga bago natin mga upload video. Like, sa mga baguhan, subscribe and share sa inyong timeline and tag your friends. Para naman matulungan natin sila sa kanilang, anong malay mo, may mga pangangailangan ang kanilang pamilya. Okay po. Sana po ay nagkakaintindihan tayo. Sana po ay nagkakatulungan tayo because Christmas is giving, Christmas is sharing, Christmas is loving. Christmas is the birth of our dear Lord Jesus Christ na ating pong ipagbubunyi. Excuse me. Excuse me. Yan. Yan. Isa't kalahating oras sa pagpaprograma kaya napabain na tayo. Okay. So, yan po magandang balita. So, lahat pong gusto maki... yung lalo mga baguhan, subok kayo ng subok ng mga supplements to no avail. Bubasos na kayo ng 30 milk, 50 or more. As umiinom na kayo ng gamot, gumastos na kayo ng 50 mil or more, di ba? Wala pa rin, may kulang. Ang sinasabi ko may kulang, hindi ko sinasabing hindi maganda, may kulang. Maganda rin po yan. So kami po ang pupuno. Tutulungan namin po. Barong, bags, yan po'y andyan na yan. Lahat ng quality, affordable, and of course, ang Orient Asia Lending for Teachers, 1% only. So, nasa second floor po tayo. Ang contact number ni Doc Joey Bitito ay 0998-975-8.